kapagligtas. Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. Tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. Sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasag. O Yahweh, dakila tapat, paturi pagsambay, karapat Yahweh.
Immense ang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Misan pa ay welcome sa ating Sunday service ngayong araw ng Linggo. Ngayon po ay April 24, 2022. Salamat sa Diyos at paumanhin po sa bawat isa sapagkat tayo po ay hindi po nagkaroon ng Sunday online service nung last Sunday dahil may mga bagay lamang po tayo nga inasikaso. So ngayon po ay tayo po ay nagpapatuloy at salamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan at sa umagang ito bago po tayo magpatuloy. At ako po ay nag-aanyaya sa bawat isa na buksan ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Juan. Sa John chapter 20, verses 1 to 18. Basahin po muna natin ang ating teksto sa umagang ito. Kinaumagahan ng Linggo habang madilim pa, pumunta si Maria na taga Magdala sa libingan. Nakita niyang naalis na ang patong nakatakip sa pintuan nito. Kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa tagasunod na mahal ni Jesus. Pagdating niya sa kinaroroonan nila, sinabi niya sa kanila, kinuha nila sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya tumakbo si Pedro papunta sa libingan kasama ang nasaming tagasunod. Pareho silang tumakbo pero mas mabilis ang isa kaysa kay Pedro. Kaya nauna itong nakarating sa libingan. Yumuko siya at sumilip sa loob ng libingan. Nakita niya ang mga telang linen na ipinambalot kay Jesus pero hindi siya pumasok. Kasunod naman niyang dumating si Simon Pedro at pumasok siya sa loob ng libingan. Nakita niya ang mga telang linen. Maging ang ipinambalot sa ulo ni Jesus, nakatiklop ito sa mismong lugar nito at nakahiwalay sa iba pang mga tela. Pumasok na rin ang tagasunod na naunang nakarating at nakita rin niya ang mga ito kahit na hindi pa nila nauunawaan ang tungkol sa sinasabi ng kasulatan na si Jesus ay muling mabubuhay, naniwala siya na muling nabuhay si Jesus. Pagkatapos nito, umuwi ang dalawang tagasunod. Naiwan si Maria sa labas ng libingan na umiiyak. Habang umiiyak, sumilip siya sa libingan, sa loob ng libingan at nakita niya ang dalawang anghel na nakaputi. Nakaupo sila sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, isa sa may ulunan at isa sa may paanan. Tinanong nila si Maria, babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, may kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya dinala. Pagkasabi nito ay lumingon siya at nakita si Jesus na nakatayo pero hindi niya nakilala na si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ba ang hinahanap mo? Sa pag-akalang siya ang hardinero roon, sumagot si Maria, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo na sa akin kung saan niyo siya dinala at kukunin ko siya. Sinabi ni Jesus sa kanya, Maria, humarap si Maria kay Jesus at sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, ang ibig sabihin ay guro. Sinabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan dahil hindi po ako nakakabalik sa aking ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihing babalik na ako sa aking ama na inyong ama at sa aking Diyos na inyong Diyos. Kaya pinuntahan ni Maria na taga Magdala ang mga tagasunod ni Jesus at ibinalita sa kanila na nakita niya ang Panginoon at sinabi niya sa kanila ang ipinapasabi ni Jesus. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon at sa oras na ito tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na banal, tunay nga po na kayo ay mabuti. Ang inyong kagandahang loob ay tunay na hindi matatawaran sa aming mga buhay, sa aming puso. Tunay nga po, Panginoon, na wala kayong katulad. Amin kayong dinadakila at pinapupurihan. Amin kayong pinasasalamatan. Amin kayong pinararangalan. Sapagkat siyang tunay na walang ibang Diyos na tulad ninyo at makahihigit sa inyo. Sapagkat kayo ay tunay na banal. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa inyong muling pagkabuhay ang bawat sa amin ay nagkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng inyong buhay na isinakripisyo sa krus, ang bawat sa amin ay nagkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at ng buhay na walang hanggan. Hayaan po ninyo, O Diyos, na sa muling pagkabuhay ninyo, makita namin, Panginoon, ang tunay na diwa nito sa aming mga buhay. Huwag mawala sa aming puso't isipan
ang tunay na rason at dahilan kung bakit kayo namatay sa krus, kung bakit ibinigay ninyo ang inyong buhay, at kung bakit kayo ay muling nabuhay. O Diyos, sa umagang ito, lumalapit kami na may kapakumbabaan. Linisin niyo nga po kami ng inyong malal at makapangyarihang dugo at gawing karapat-dapat sa inyong harapan. Ang karumihan ng aming puso, isip, ang aming mga gawa, pananalita at gawa, sa anumang bagay na hindi naging kalugod-lugod sa inyo, patawarin niyo nga po kami at linisin ang inyong malal at makapangyarihang dugo. O Diyos, sa umagang ito, lumalapit po kami sa inyo. Dumudulog kami sa inyong lukdukan ng biyaya na may lubos sa pagtitiwala. Lumalapit kami sa inyo, Panginoon. Hallelujah! Sa aming pagpupuri at pagsamba at sa aming pagharap sa inyo, ang bawat sa amin ay tunay na maging karapat-dapat. Samahan niyo po kami sa umagang ito, O Diyos. Purihin kayo, dakilang Diyos. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Jesus. Let's worship the Lord. Hallelujah. Ang puso ko'y dumudulo sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumba mo, pakinggapin mo, ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay umisan. Ko'y dumudulo sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghihindapin mo, ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumba mo, pakinggapin mo, ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko ay maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Diyos, hallelujah. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas
napagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Lubing mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Diyos, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tunay nga po, Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan ninyo sa umagang ito. At muli, O Diyos, sa aming pagpapatuloy ng aming mga pagpupuri at pagsamba sa umagang ito. Ang inyong presensya ang siyang patuloy na mamalagi at manatili sa aming kalagitnaan ito. Pakapuspusin niyo po kami, O Diyos, at ang inyong banal na Espiritu, O Diyos, ang siyang magpuno ng kauhawan sa aming mga puso. Purihin kayo, dakilang Diyos, sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Luwalhatiin kayo sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi na po tayo magkakamustahan. Ha? Diretso na po tayo sa ating mga pag-aawitan ng mga papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Tayo po'y umawit ng mga awitin papuri sa ating Diyos na mabuti. Yes, Lord. Hallelujah. Tunay na kay sarap magpuri sa ating Diyos. Kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang isang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Minsan pa o kay sarap talaga magpuri, kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Hindi na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri,
Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Bisan pa kay sarap talaga magpuri. Ay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Hindi na kayang pigilin pa pagdiriw ang nadarama. Yes, Lord! Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno na sigla. Sa iyo ako ay aawi na papuri pagsamba. Yes, Lord! Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Di mangangamba sa kawalan, pagpapalamboy laging naan. Di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahihiling pa pagkat ikay sapat na. Kay sapat na at higit pa. Bisan pa hindi mangangamba. Hallelujah! Di mangangamba sa kawalan, pagpapalaboy laging laang. Di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mamahihiling pa pagkat ikay sapat na. Ikay sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana nga tumaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mamahihiling pa pagkat ikay sapat na. Ikay sapat na at higit pa. Misan pa hindi mangangamba. Di mangangamba sa kawalan, pagpapalaboy laging laan. Di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y yak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw.
pang sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala nang mahihiling pa pagkat ikay sapat na, ikay sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa pagkat ikay sapat na, ikay sapat na. Wala namang mahihiling pa pagkat ikay sapat na, ikay sapat na. Wala namang mahihiling pa pagkat ikay sapat na, ikay sapat na. At higit pa. Hallelujah! Tunay nga na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating mga buhay. Amen po ba? Purihin ang Diyos. Wala nang mahihiling pa sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sapat at higit pa sa ating mga buhay. Amen! Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, no, ang biyaya ng Diyos ay tunay na may kasapatan at higit sa lahat ng ating mga pangailangan. Kaya sa oras na ito, minsan pa, let's worship the Lord. Patuloy nating damhin ang biyaya ng Diyos at ang kasapatan ito sa ating mga buhay. Biyaya mo'y sapat sa akin at minamahal kita naglubusan. Mukha mo'y nais kong mamalas at minamahal kita ng lubusan. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y sapat sa akin at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais kong mamalas at minamahal nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. Kung nanghihina'y pinalalakas. Kung ako'y bumabagsak, kamay mo'y laging nariyan. O Jesus, lubos kitang minamahal. Minsan pa, biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y sapat sa akin at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais ko manalig. Nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. Kung nanghihina'y pinalalakas. Kung ako'y bumabagsak, kamay mo'y laging nariyan. O Jesus, lubos kita minamahal. Nang ako'y manalig. Nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay.
tagumpay. Kung nanghihinay, pinalalakas. Kung ako'y bumabagsak, kamay mo'y laging nariyan. O Jesus, lubos kitang minamahal. Ang ako'y manalig, nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. Kung nanghihinay, pinalalakas. Kung ako'y bumabagsak, kamay mo'y laging nariyan. O Jesus, lubos kitang minamahal. Nang ako'y manalig, hallelujah. Nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. Kung nanghihinay, pinalalakas. Kung ako'y bumabagsak, kamay mo'y laging nariyak. O Jesus, lubos kitang minamahal. Nang ako'y manalig, nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. Kung nanghihinay, pinalalakas. Kung ako'y bumabagsak, kamay mo'y lagi. O Jesus, lubos kitang minamahal. O Jesus, lubos kitang minamahal. O Jesus, lubos kitang minamahal. Tunay nga, O Diyos, na kayo'y dakila sa aming mga buhay. Ang kadakilaan ninyo ay walang kapantay, O Diyos. Kaya naman sa umagang ito, hayaan niyong sa bawang makita ng aming awit. Pahayag namin ang inyong kadakilaan sa aming mga buhay. Sambahin kayo, O Diyos. Hallelujah. Aming Diyos, nadakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan. Hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagpapako. Sang kaibigan, kagapay at matatakbuhan, Diyos na lagi nakalaan. Amin, Diyos. Hallelujah. Aming Diyos, nadakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaali. Sang kaibigan, kagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, ang tanging pag-asa.
sa bawat araw ang laging inanasa sa aking buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Kayo, sa bawat araw ang laging minanasa sa aking buhay ay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Kayo, Diyos, ang tanging sa aking buhay ay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan, pararangalan ang iyong dakilang pangalan, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Ama namin Diyos na banal, lubos kami nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo. At sa umagang ito, misan pa kinikilala namin ang inyong kapangyarihan at ang inyong pagsama. Inihiling namin, Lord, na sa aming kalagitnaan ito, sa aming pagpapatuloy ng aming pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, ang inyong presensya at kapangyarihan ang isang patuloy na sumaaming lahat, lumagay sa aming kalagitnaan ito, ang inyong presensya. At kayo ang magmulat ng aming mga puso at isipan, kayo ang magbigay sa amin ng kaunawaan sa inyong mga salita na magpapatibay ng aming mga pananampalataya. Purihin po kayo, dakilang Diyos, sa inyo po'y binabalik namin ang walang hanggang mga papurit, parangal, pagluwalhati at pasalamat. Ito po ang aming samod na langis sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng amen at amen. Amen! Purihin ang ating Panginoon at tayo po'y dumako na sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. So sa ating topic for this morning, ang title ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay ang tinatawag na The Empty Tomb of Jesus Christ. No? So, yan ang title ng ating topic for this morning, The Empty Tomb of Jesus Christ. So ito po yung libingan ng ating Panginoong Yesus. So alam naman po natin na noong nakaraang Sunday ay pinagdiriwang, no, sa buong mundo ang ng mga kakristyanuhan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. At sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, so hindi po ito nagtatapos sa katotohanan na siya ay nabuhay na maguli, no? Kundi doon sa kanyang muling pagkabuhay, sa mismong libingan ni Jesus, ay maraming mga bagay na makikita na aral na siyang naging patotoo kung bakit ang ating pananampalataya o pagkilala sa ating Panginoon ay dapat na maging totoo, no? So sa kanyang pagkabuhay na maguli, no, yung libingan ng ating Panginoong Yesus ang siyang magpapatunay na tayo ay may tunay na sinasamba na tunay na Diyos at Panginoon. No? Ito ay nagpapakita lamang na yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon ay mayroong kabuluhan. No? Hindi suntok sa buwan ng ating pananampalataya at pagkilala sa Kanya at pagtanggap natin sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So, sa binasan nating teksto kanina, makikita natin sa John 20:1 hanggang 18, no? Sa John chapter 20 verses 1 to 18, makikita natin diyan ang kwento kung paanong mula sa umpisa ng mga talata ay si Maria, no, ay talagang nung makita niya yung libingan ng ating Panginoong Yesus, pagpunta niya roon ay wala nang laman, empty na, no? So
sa kabuuan ng istoryang ito, makikita natin na dinatna nila ang libingan ng Panginoong Hesus, wala nang nasa loob. Bukas ang libingan, wala na yung bangkay ng ating Panginoong Hesus, yung ibinalot sa kanya ay nakatupina. No? At makikita din natin dito na kung saan yung mga alagad na nagpunta ay nakita rin na empty, walang laman ang libingan ng Panginoong Hesus. At sa isang banda, makikita rin natin sa binasa natin na si Maria ay personal niyang nakita ang ating Panginoong Hesus at nakausap. At mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi na ipahayag sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon at sa pananampalataya na siya ay nabuhay na maguli. So, dito sa kwentong ito na ating nabasa at sa kalagayang ito, ano ang mga bagay na ipinapahiwatig ng libingang ito ni Jesus, ng empty tomb na ito ng ating Panginoong Jesus? Ano ang pinakikita sa atin at isinasalarawan? So may ilang bagay, actually napakadami nating matututunan dito. Pero may ilang bagay lamang po tayong i-highlight, no? No, so, pero kung tutuusin ay napakarami, no? So magbibigay lamang tayo ng ilang bagay, ilang puntos regarding sa empty tomb of Jesus Christ. Ano ba ang itinuturo sa atin ito o ano ba ang iniiwanan sa atin ito na dapat nating panghawakan? Yan ang ating pag-aaralan sa umagang ito. So, una, point number one, no? The empty tomb of Jesus Christ shows the power of resurrection. Nagpapakita ng kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Na kung saan sa kanyang muling pagkabuhay, ano ang pinapahiwatig nito sa atin? Ano ang pinapahiwatig, ano ang pinapakita nito sa atin bilang mga mananampalataya? Na kung saan sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ano yung sinasabi ng John chapter 11 verses 25 to 26? Basahin muna natin yung talata. Sabi niya, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. So sa kanyang muling pagkabuhay, no? Dito ay ipinapakita na tunay na ang Diyos na sinasampalatayanan natin ay may kapangyarihang bumuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat kung paano ang ating Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay, sinisiguro sa atin na tayong sumampalataya sa Kanya kung paano siya ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan, tayong sumampalataya sa Kanya ay mabubuhay ding maguli. So, meron tayong katiyakan ng muling pagkabuhay sapagkat yung ating Panginoon na ipinako sa krus at namatay at nangakong mabubuhay na maguli makalipas ang ikatlong araw ay nabuhay na maguli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. So napakaganda, di ba? So the power of resurrection, pinakikita dito na bawat isa sa atin na umaasa sa ating Panginoon ay nakatitiyak at makakaasa sa isang buhay na walang hanggan at muling pagkabuhay. So yun yung sinasabi dyan sa talatang yan. Ano pang pinakikita dito? Sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, yung talagang portion na kung saan, yung, alam nyo, yung talagang kakaiba talaga yung nangyari kasi dun eh, no? Na talagang yung pagpasok nila doon sa libingan, nakita nilang walang laman. So talagang miss something. Talagang ano pinapakita dito? So sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, sa power of resurrection ng ating Panginoong Hesus, ano pinapakita? That death cannot hinder or cannot stop God. Walang sino man, walang anumang bagay ang makapipigil sa ating Panginoon. No? No, kung yung kamatayan man, o even yung death itself, o yung kamatayan man, ay hindi makapipigil sa pagkilos ng Diyos sa kanyang pagpapamalas ng kanyang kapangyarihan. O pinatutunayan lamang ng kanyang muling pagkabuhay or ng empty tomb na ito ng ating Panginoong Hesus, pinatutunayan ito na ang kamatayan ay hindi makakahadlang sa ating Panginoong Hesus. No? Na pinagtagumpayan niya yung kamatayan. So hindi kayang pigilin ng kamatayan ang kapangyarihan at ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Romans chapter 8 verse 38. Ano pong sabi diyan? Basahin natin. Sapagkat natitiyak ko
na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So pinakikita dito na yung Diyos na pinagtitiwalaan natin ay Diyos, no, na may kapangyarihan laban sa kamatayan. Amen po ba? Kaya liwanag, di ba? So ang Diyos, hindi siya kayang pigilan ng kamatayan. Sa halip, ang kamatayan ay kanyang kayang lagpasan o walang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng muling pangkabuhay ng ating Panginoong Jesus sa kanyang empty tomb, kung paanong ipinakikita dito na yung kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanya, sa bawat isa sa ating tumanggap sa ating Panginoon at sumampalataya sa kanya, makikita rin natin na ang kamatayan ay walang kapangyarihan laban sa atin. Amen? Ano pa? Sabi dito, sa pamamagitan ng empty tomb na ito, ay pinapakita rito na God is in control. No? Pinapakita rito ng ating Diyos ay may tunay na control saan? Sa lahat ng sitwasyon. Eh kung yung kamatayan nagawa niyang lagpasan, how much more yung mga bagay sa buhay natin? How much more yung mga bagay sa ating paligid? How much more yung mga bagay sa ating sarili? Kaganapan at sitwasyon na pinagdaraanan natin, malalagpasan natin. Amen? So pinapakita rito that God is in total control. Nasa pag-iingat at nasa control lang Diyos ang lahat ng bagay. Diba? Yung kamatayan niya, hindi nanaig sa kanya. Sa halip, kanyang nalagpasan ang kamatayan at nabuhay na maguli. Kaya sabi po din sa Psalms chapter 27 verses 1 to 3, ano pong sabi niyan? Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas, sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Verse 2, kapag sinasalakay ako ng masasamang tao o ng aking mga kaaway upang patayin, sila ang nabubuwal at natatalo. Sa verse 3, kahit mapaligiran ako ng maraming kawal, hindi ako matatakot. Kahit salakayin nila ako, magtitiwala ako sa Diyos. So dito makikita natin, ano? Balikan natin yung verse 1. Ano sabi diyan? Ang ating Panginoon, ang ating ilaw at tagapagligtas, sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Balikan natin yung verse 2. No? Kapag sinasalakay ako ng masasamang tao o ng aking mga kaaway upang patayin, sila ang nabubuwal at natatalo. Ay, di ba't napakaganda? Di ba? Na maging ang kamatayan ay pwedeng malagpasan ng isang tao ayon sa kalooban ng Diyos. Noong ipinatapon sa naglalagablab na pugon ang tatlong Hudyo, ang tatlong Hebreo, Shadrach, Meshach at Abednego, pinatapon sa pugon. Maging ang pugon na kumikitil ng buhay ay kanilang naalagpasan, hindi sila namatay. So pinapakita lang doon na ang Diyos ay tunay na may control ng ating mga buhay. No, siya ang may hawak ng ating mga buhay. Kaya wala ho tayong dapat ipag-alala. Ano pa? Pinapakita ng empty tomb ng ating Panginoong Yesus ang kanyang kapangyarihan, His power between life and death. Pinapakita rito na ang Diyos ang siyang may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Amen? 1 Samuel chapter 2 verse 6. Sabi diyan, may kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. O napakaganda, di ba? Sa Revelation chapter 20 verse 14, ano ang sabi diyan? At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ang ikalawang kamatayan. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 26, ano pong sabi? At ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Kaya makikita natin mga kapatid na ang kapangyarihan o power between life and death ay nasa kamay ng ating Panginoon. That's why sa sinumang sumampalataya sa Kanya ay makakaasa ng sinasabing pagtatagumpay dahil yung Diyos na may kapangyarihan between life and death ay nasa sa atin at nananahan sa atin. Amen. So point
number 2 o sa pangalawang puntos na ating pinag-uusapan. So, sa empty tomb of Jesus Christ ay makikita natin yung legitimacy of the Word of God, no? Yung katotohanan, yung pagiging legitimate, no? Legit na salita ng Diyos. So, ibig sabihin, dahil sa ang ating Panginoon, ayon sa mga hulang nasabi, mula pa sa panahon ng lumang tipan, inihula na yung kanyang kapanganakan, inihula na yung kanyang kamatayan, at inihula na yung kanyang muling pagkabuhay. At inihula din ang alin? Ang kanyang muling pagbabalik at paghahari sa daigdig na ito. So, yung kanyang kamatayan sa krus at yung kanyang muling pagkabuhay, the empty tomb represents the legitimacy of the Word of God. Pinatutunayan lamang ng empty tomb na ito na yung salita ng Diyos ay tunay at maaasahan. Totoo siya. Buhay. Mapangahawakan. That's why tayo na nagbubulay-bulay ng salitang ito at hindi natin nakita yung namatay at nabuhay na maguli. Hindi natin nakita yung bugtong na anak ng Diyos. Pero kung ano man ang meron tayo sa panahong ito ay ang kanyang salita. Pero itong salitang ito yung buhay, mabisa at makapangyarihan. At ang salitang ito ay nagpatunay at nagpatotoo. No? Yung empty tomb ni Jesus Christ ay nagpapatunay at nagpapatotoo na ang mga salitang ito na sinabi ng Diyos na isinulat ng kanyang mga lingkod ay totoo, buhay, mabisa at makapangyarihan. Amen? Hebrews chapter 4 verse 12. Anong sabi diyan? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabilang talim. Tumatagos ito hanggang sa kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman ito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. So maliwanag ang sinasabi na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kaya talagang may power eh. Yung kanyang pagkabuhay na maguli, the empty tomb, ang siyang nagpapatotoo na yung salita ng Diyos ay totoo. Sapagkat kung paanong inihula na siya'y ipapanganak, mangangaral, mamamatay sa krus, mabubuhay na maguli. Naganap ang lahat ng bagay na iyon. The empty tomb represents the resurrection of Jesus Christ. That's why maaari nating paniwalaan, meron tayong pinangahawakan. At may isang bagay na ipinangako ang Diyos mula rin sa kanyang mga salita na nababasa natin. Ano yun? Ipinangako niya mula sa kanyang mga salita na siya'y muling magbabalik. No? Na siya'y muling magbabalik. The second coming of Jesus Christ. At yun ay hindi pa nagaganap. Pero dahil sa kapangyarihang ipinamalas ng Diyos sa kanyang empty tomb, itong pangako ng kanyang muling pagbabalik ay ating mapangahawakan at mapaniniwala ang tunay at totoo. Amen. Dahil nangyari ang lahat eh. Mula sa panahon ng kanyang kapanganakan, mula pa sa panahon ng lumang tipan, inihula ng lahat ng bagay na mangyayari sa kanya. Maging yung sakripisyo mararanasan niya, nakasulat sa lumang tipan. That's why, yung pangako niyang muling pagbabalik ay maaasahan natin at nakatitiyak tayo na ito'y mapanghahawakan natin. Amen. So napakaganda, no? Sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, ano pong sinasabi diyan? Yan. Sabi diyan, lagi rin kami nagpapasalamat sa Diyos dahil lang tanggapin niyo ang pangangaral namin, tinanggap niyo ito hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos na kumikilos sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ay, hindi ba? Napakaganda. So dito makikita natin na ang salita ng Diyos ay kumikilos saan? Sa buhay ng bawat mananampalataya. O yan. Sa ating pangatlo at huling punto, no? The empty tomb of Jesus Christ, no, ay nagpapatunay, no, o nagpapakita that we can truly and fully trust the Word of God. Nagpapakita lang ito na pwede tayong mag-rely. Nagpapakita lang ito, yung empty tomb ni Jesus Christ ay nagpapakita na pwede nating pagtiwalaan ng lubusan, no,
ang alin ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako. Pwede natin siyang panghawakang may katotohanan. Pwede natin angkinin by faith. Ano man ang mga bagay na sinabi niya sa kanyang mga salita, makakaasa tayo na ito ay magaganap, ito ay mangyayari sa takdang panahon na iniukol ng Diyos para sa atin. Bagamat may mga pagkakataon na lumilipas ang panahon na hindi pa nagaganap ang mga pangakong ito, pero nakatitiyak tayo kung paanong ang mga naunang inihula sa kanyang mga salita ay naganap. Ang huling bagay na sinabi ng Panginoon patungkol sa kanyang pagbabalik, patungkol sa buhay na walang hanggan, at patungkol sa bagong buhay na ipinagkaloob niya o ipagkakaloob niya sa mga sumasampalataya sa kanya, ay maaari nating pagtiwalaan, panghawakan, at asahan ng lubusan. Purihin ang Diyos sa kanyang mensahe sa umagang ito. At tawa ang bawat isa ay tunay na napagpalaan ng kanyang mga salita sa lahat ng ating mga na-discuss at napag-aralan ngayong umagang ito, at tunay tayo napagpala ng mga salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Salamat po sa bawat isa sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating Sunday online service na ito. At tawa ang bawat isa sa atin ay tunay na napagpala. Tayo muna'y manalangin sa Diyos. Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami sa inyong mga salita na amin narinig sa umagang ito. Salamat sa mayamang mensahe na nagbigay sa amin ng kaliwanagan at nagpatatag at nagpatibay ng mga pananampalataya namin. Salamat po sa kalakasan, O Diyos. Salamat sa inyong mga salita. Salamat sa patotoo na pinakita ninyo, Lord, sa libingan ninyo na kung saan ang libingan ito hindi kayo nanatiling nakahiga, hindi kayo nabulok, Panginoon, hindi kayo nakaranas ng pagkabulok. Sa halip, Lord, sa pamamakita ng inyong libingang ito na walang laman, the empty tomb of Jesus Christ, pinakita niyo lang sa amin, Panginoon, na meron kaming pangahawakan at may pangahawakan kaming salita ninyo, at yun ay totoo. Salamat sa inyong sakripisyo. Salamat sa biyaya ng kaligtasan na mula sa inyo. Salamat, Panginoon. May pangahawakan kami. Ang aming pananampalatayang ito, O Diyos, ay hindi suntok sa buwan. Subalit meron kaming tiyak at kasiguraduhan. Tunay na sinasampalatayanan. At yung aming Panginoong tinanggap ay buhay at muli magpapalik. Inihintay namin, O Diyos, ang araw na ito. Ang kalubusan ng aming mga pananampalataya. Ito'y pinananabikan namin sa aming mga puso ang panahon na kayo makapiling namin sa inyong kaharian. Salamat ng marami sa inyong kabutihan. Pagpalain po ninyo ang lahat ng inyong mga anak. Nawa sa paumakita ng inyong mga salitang aming napag-aralan, ito'y magpatibay at mas higit na maging dahilan upang lalo kaming kumapit sa pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Salamat ng marami sa kabutihan ninyo, dakilan Diyos. Sa inyo po kami lupos na nagpupuri at nagpapasalamat. Ibinabalik namin sa inyong walang kapapuri at parangal, pagluwalhati at pasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Sa oras ito tayo po'y dumako sa ating mga pagkakaloob. Muli, kung kayo po'y may mga tithes and offering, yan po ay malaya niyong ipadala sa inyong mga sari-sariling iglesia. Alright, sa tayo po umawit ng awitin sa ating Panginoon. We bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise the house of the Lord, as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise unto the house of the sacrifice of praise unto the house of the Lord, as we offer unto you the sacrifices
of thanksgiving as we offer unto you the sacrifices of joy. Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa kabutihan ninyo at bagi sa mga kaloob na ipinagkaloob ng aming mga kapatid, I pray na ito po'y maging kagamit-gamit sa kani-kanilang mga gawain at kani-kanilang mga iglesia. Pagpalain niyo po ito at basbasan at linisin ang inyong banal at makapangyarihan dugo. Lord, salamat po ng marami at sa aming pasamantalang pag-iiwa-hiwalay at sa aming muling pagkikita-kita sa susunod na linggo. Ingatan niyo po kami, Lord, sa pagpasok ng buong linggong itong darating sa mga trabaho namin, Panginoon, sa mga estudyante, sa mga negosyante, Panginoon. Kayo sang patuloy na mag-ingat sa bawat isa at maging sa mga pamilya na mananatili lamang sa kanilang mga tahanan, sa mga housewife, Panginoon, sa mga ama ng tahanan na nasa kanilang mga tahanan, sa mga kapatiran namin, Lord, na nasa kalagayan ng karamdaman. Katagpuin niyo po sila at hipuin ninyo mapagpala at makapangyarihang kamay at ipagkaloob makagalingan sa kanila in the mighty name of Jesus. Ang buong isang linggong ito, Diyos, sa darating ay pagpalain po ninyo. Ingatan niyo po kami, Lord, sa aming mga pupuntahan at sa mga gagawin namin at mga kaabalahan namin, O Diyos, ay pong siyang patuloy na mag-ingat at magpala at sumama. Salamat po ng marami. Purihin po kayo dakilang Diyos at sa inyo po ay aming binabalik ang walang hanggang mga papuri at parangal. Lahat ng mga pagluwalhati at pasalamat ay tanging sa inyo lamang. Ito po ang aming samot na nangin sa pangalan ni Jesus. For thine is thy kingdom and thy power and thy glory. Sa ating dakila tapat na Diyos sa patuloy na pinagmumulan ng walang hanggang pagpapala at biyaya at kalakasan, ang kanyang pag-iingat at ang kanyang patuloy na pagsamang siyang patuloy na sa ating lahat mula ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Muli ay isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Pagpalain kayo ng Diyos sa buong araw na ito ng Linggo. Ang pag-iingat ng Diyos ang siyang sumating lahat. Purihin ng Diyos. To God be the glory.